Magandang araw mga ka-trade. Ito na naman tayo sa episode natin. Pero right now itong episode na to is all about life insurance. Okay? Ang title nito is Kailangan ko ba ng life insurance? At bakit? Okay? Kaya pumasok sa akin tong topic na to ngayon is ako as personally, okay, lingid sa kaalaman ng mga nakikinig sa akin na ospital ako nung nakaraan dahil sa appendix, okay? And ayun, naisip ko to para i-share sa inyo yung mga posibleng mangyari sa atin, okay? Hindi ako ganun ka-healthing tao, pero baga, ako, may bisyo ako. Nag-smoke ako, umiinom ako. Yung lifestyle ko, hindi kagandahan. And na-realize ko na what if na-deads ako nung, kumbaga natuluyan ako nung panahon na nagkasakit ako. So, ako yung provider ng family namin. Ako yung kumikita. And kung ako mawawala, kung ako yung mamatay, yung pamilya ko nga. 'Di ba? So, 'yun, i-share ko 'to ngayon, tong life insurance na 'to para magbibigay ako ng mga classic example na sana makatulong sa inyo. And just to mention this, connected din to sa ating stock market, okay? Connected to sa 100% connected to, okay? May discussion dito na connected doon, okay? So, disclaimer po muna, okay? Wala akong nire-represent dito na any insurance company, okay? Pero, okay, my wife is a financial advisor, okay? What I call it, Sun Life Financial Advisor. I don't know what is the exact title of it. Yun. Baka lang kasi ma-mention ng iba na, ay, kaya niya binigay yung topic na yun para sa life insurance kasi gusto namin mag-advertise. Okay? Yes, of course, mag-advertise ako. Pero bukod doon, may mas malalim na hugot to. Okay? So, just to give you an example, okay? For example, regular guy ka, nagtatrabaho ka, for example, sa Makati, okay, sumasahod ka ng 30,000 a month, okay? Meron kang pamilya, okay? May dalawa kang anak, and ikaw yung, kumbaga, kumikita lang sa inyo, and yung asawa mo is nasa bahay lang, nag-aasikaso ng mga bata, okay? Ngayon, knock on the wood, okay? Huwag naman sana mangyari sa atin, na-aksidente ka. Okay? Paano yung naiwan mo? Ano mangyari sa kanila? Okay, dyan ngayon papasok yung life insurance. Okay? Kahit pa paano, meron yung pamilya mo na makukuha na panimula. When I say panimula, kasi ngayon na for example, I will give you just an example, hindi ito eksakto, okay? Just an example, okay? May mga policy na for example, na deads ka, okay? Ang makukuha ng pamilya mo is 1 million. Okay? So yung 1 million na yon, at least, kahit mapaano, yung naiwan mo. Sabihin na nating may panimula sila sa panibagong buhay nila na wala ka. Okay? And I'm sure of it na ayaw mo mangyari na yung mga pamilya mo is, di ba, sobrang hirap na nga ng buhay ngayon, ang mahal na nga ang bilhin. Yung 1 million, mabilis lang yun. Pero, mabilis lang maubos ang 1 million. Pero, mas okay yung kaysa wala. Di ba? Kasi for sure, pagka na-deads ka, ayun,
gagastos pa rin sila sa pampalibing mo, 'di ba? May sabi nga ng mga matatanda, gastos na nga nung nabubuhay ka, lalo nung namatay ka, gastos pa rin, okay? And yun yung masakit na katotohanan kasi sa insurance talaga, yung kamatayan mo yung ano, yung 'di ba? Yung tsaka ka lang ako ng benepisyo. Pero meron din namang mga premium na kung sakali na for example hindi ito, hindi yung life insurance. I will give an example, VUL, okay? Yung una sinabi ko yung mga traditional insurance, life insurance. For example, yung VUL, ito yung sinasabi kong connected sa stock market or connected sa investing. Okay? Yung VUL, ito yung nagre-represent ng isang itong policy na to is life insurance plus investment. Okay? Ito naman yung, for example, hindi ka na deads. Okay? At umabot ka ng certain year, for example, 65. Okay? At the age of 65, meron kang tinatawag na pero hindi sure yun ha, parang may tinatawag ka na face value nung insurance mo. Nung investment mo. Okay? Pero sa pagkakaalam mo kasi wala namang, hindi naman talaga very fixed yung amount. Okay? And nakadepende yun sa takbo ng market. Kung maganda yung market, yun, maganda yung makukuha mo. Okay? Pero nagbibigay na sila ng assume. Okay? Assume lang yun. Okay? Pero, di ba? Yun ang maganda ron. Okay? Kapag ka nag-retire ka, okay, makakuha na, may insured ka na, makakuha ka pa ng ano, ng additional amount na pwede mong gamitin as a puhunan kung ikaw ay magninegosyo, siyempre matanda ka na, o gamitin mo sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, di ba? So, malaking tulong na magkaroon ka ng insurance. Ngayon, requirements ba to? Okay? Dito sa Pilipinas, hindi ito requirements. Pero, sa alam ko, sa ibang bansa, nire-required. I'm not very sure of that, pero may mga bansang nire-required nila yung mga insurance. Okay? Dapat insured ka. And, ako and my wife is insured. And sana naman, knock on the wood, wag naman kaming madisgrasya o maaksidente o magkaroon ng sakit, malalang sakit, di ba? Ayaw din naman namin mangyari kahit na insured kami, di ba? Pero hindi natin masasabi yung panahon, hindi natin masasabi yung buhay natin. Walang kahit sino man makakapagsabi, parang ano lang yan, parang stock market lang yan, di ba? Hindi mo alam kung ano yung next move. Okay? Kahit meron ka pang 100 indicator. Okay, walang makapagsasabi noon. Same with life. Okay? Sino makakapagsabi na yung isang tao napakalakas ngayon and after a while nagkaroon ng 'di ba, cancer or terminal disease, 'di ba? So, walang makapagsabi noon. Okay? Ngayon, kung nag-iisip ka at gusto mong magkaroon ng insurance plus investment, okay, magtanong ka sa mga financial advisor. Okay, sabihin mo na iyon yung target mo. Okay, gusto ko meron akong insurance plus investment. Okay, para pag nag-retire ako, meron akong additional sa retirement ko na makukuha, 'di ba? Malaking bagay 'yon. Okay? Kung gusto mo lang naman ma-insured ka at ayaw mo ng investment, okay, doon ka sa life insurance lang. Okay, kung mahal mo yung pamilya mo, hindi ka manghihinayang sa life insurance kasi malaking tulong nito sa iyo, sa pamilya mo, 'di ba? Ayaw mo naman siguro yung pamilya mo yung mapariwara ang buhay kapag ikaw ay nawala. O kaya naman nagkasakit ka,
eh wala kang mahuhugot, 'di ba? So, yun, yun ang whole point nito. Sana makatulong sa inyo 'to. And kung may mga tanong kayo, just to give you an example for example, ito yung sa akin yung life insurance ko. Kasi right now wala akong investment dito sa investment technically VUL, wala, I don't have the VUL, okay? What I have is the life insurance and my investment, which is my stock market, and you all know that. Okay, so yun yung meron ako, and ayoko nung VUL itself, kasi I manage my own portfolio. Ang gusto ko lang, meron akong life insurance in case. And the amount is around 10,000 a year? Yes, 10,000 a year. Okay, but to be honest, hindi ako sigurado doon, pero yun lang yun. Okay? Yung life insurance ko. Hindi tataas yata ng 15,000. Basta ganun lang yung range. 10,000. Okay? Nandiyan, napakaraming life insurance. I mean, pero kung ako tatanungin niya, kung kukuha kayo ng life insurance, piliin nyo yung company na nasa, number one. Okay? And I don't know what is the number one life insurance, but nandyan si Kuya Google. Okay? Search nyo. Okay? Kung sino yung Philippines number one. Okay? Philippines number one insurance company. And doon kayo kumuha. Huwag kayong kukuha dun sa pipitsugin, syempre. Ba't kayo kukuha dun? Dun kayo sa number one. Okay? Yun lang yung maipapayo ko sa inyo. Okay? My wife is Sun Life Financial Advisor. So, I will Google it right now and give you, okay, number one, life insurance in the Philippines. Okay, and it says, okay, Google yan, ha? Okay, it says Sun Life of Canada, Philippines. Okay, so bahala na kayo, ha? I mean, that is from Google. Okay, and that is not, sabi nga nila, huwag kayong maniwala lahat sa sinasabi ng internet. Okay, pero do your own research. Okay, nandyan yung Pru Life, nandyan yung may BPI Pilam Life, nandyan yung Philippine American Life, Pru Life, okay, nandyan yan lahat, marami yan. Pero ulitin ko lang, kung gusto nyo doon kayo sa kung gusto nyo magkaroon ng life insurance, doon kayo sa number one life insurance, dahil alam nyo na kahit na tumanda na kayo, buhay pa yung company na yon, di ba? Baka mamaya fly by night lang yung ayano yung life insurance. Okay, and okay, kapag may lalapit sa inyo, siguraduhin nyo lang na yung tao na kakausap sa inyo is financial advisor. Alam ko may license sila. Yes, may license si Mrs. Okay, so, yun. And then, may examination yan, etc., etc., etc. So, ayun. So, hopefully, nakatulong sa inyo tong tong maikling video ko na to. Hindi ko kayo pinipilit na mag-insurance. Okay? Ang sinasabi ko dito is mag-isip kayo. Okay? Tignan niyo yung possibilities. Okay? I'm doing this just to share the information. I'm doing this just to help you. Pero the final decision is nasa sa inyo kung ano man yung gusto nyong gawin. Okay? Pero mas maganda kung prepared ka. Okay? Mas maganda kung at least, di ba? Meron kang preparation sa future mo. Okay, that's it for now. Dun sa mga nagtatanong ng crypto, I will give you another session for that, and I will document my crypto journey. And dun naman sa mga nagtatanong ng mga stocks, okay, just give it a comment below,
And dun sa mga gustong magtanong with regards to insurance, message lang kayo. Okay? I will personal contact you and my wife will personal contact you with regards to your questions. And hopefully, makatulong kami sa inyo. And that's it. More power and happy trading!